Maraming salamat po, maupo tayo lahat. Siyempre, Secretary Babe Singson, Secretary Maroas, Secretary Ikot Pitilla, ang ating idol po si Governor Freddy Marañon. Sabi ko, Gov, halos sabay pala tayo. 54 na ako, 51 kayo sa years of service. Nag-abot-abot talaga tayo. Representative Leo Cueva, of course, Mayor Terdy Marañon, nakasabay ko rin po sa Kongreso si Terdy, Mayor Patrick Escalante, members of the Provincial Board present, other local government officials present, fellow workers in government, honored guests, mga pinalangga kong kasimanwa. Yun po yung version namin sa Pampanga, Tarlac. Unang beses ko po itong bumisita dito sa Sagay City bilang Pangulo. Ngayon, kaharap ko na po kayo, lalong lumilinaw sa akin kung bakit Sugar Bowl of the Philippines ang bansag sa kabuuang Negros Occidental. Bukod po kasi sa laki ng kontribusyon na inyong probinsya sa produksyon ng asukal sa buong bansa, ay talaga namang wala rin kasing tamis ang ngiti ninyong mga kababayan nating Negrense. Siyempre po, puro sweet memories din ang mayroon tayo dito. Noong pa man, anumang suporta ang hilingin ko sa inyo at pati ng aking ina, ay binibigay at pinaparamdam ninyo. Kaya naman, hayaan ninyo pong suklian ko ang mainit ninyong pagtanggap sa amin sa naihanda at napag-practice ang kong pagbati. Madamugid nga salamat sa mga pinalangga natong nga Negrense sa padayong nga panglakaton sa tadlong nga dalan. Mamaya na po isa piyaya at saka sa isa lumpiang sariwa. Simula pa lang ng ating panunungkulan, sinikap na natin itaguyod ang malawakang kaunlaran sa Pilipinas mula sa mga lungsod na sentro ng komerso at lalo na sa mga komunidad at talawigang sagana sa Pilipinong masipag. Mabilidad at handang kunin ang anuman dumarating na oportunidad. Tulad po ni Mark Joseph Escora. Mark, alam mo, kinukwento ka sa akin ni Joel Villanueva. Sabi nga kanina ni Governor Freddy, mula barker ng jeep, ngayon raw ay supervisor ka na yata at mapopromote pa. At pag kinausap ka raw ni Joel, eh parang galing ka sa ibang bansa at worse ka na raw ngayon. Tama, tanda ko, sinabi ko ni Joel something to the effect na, "Have you ever been to any other country?" And your answer was something to the effect of, "No, just here." Okay. Kasabay ng pagtutuwid po sa sistema ng lipunan, ang sistema sa lipunan at pamahalaan, pinapalago natin ang mga industriya sa pamamagitan ng sapat na suporta at infrastruktura. Sa parang ito, masasagad natin ang kakayahan ng Pilipino na makapag-ambag sa pag-asenso, hindi lang na sarili, kundi ng buong bansa. Kung napansin po niyo yung illustration ng karsadang luma at karsadang bago, pag pinag-uusapan natin yung layo ng biyahe, bakit kaya ganun kahaba nga yung design ng pula? Ano kaya ang purpose nung medyo maraming liko-liko? Pero ngayon naman yung blue na ating bagong karsada, eh siguro mapapadali, mapapabilis ang biyahe at mapapababa ang gastos ng lahat ng tumatawid dito. Okay. Konkretong bunga nga po, ng strategy natin ito, ang New Himugaan Bridge. May habang 105 lineal meters at ang access road na may habang 3.42 kilometers. Nasama-sama natin pinasinayan ngayong umaga. Ang inilan natin pondo para sa proyekto nito, 313 million pesos. Ito ang papalit sa dating Himugaan Bridge at makokonekta sa mga lungsod ng Sagay at Cadiz. At ang tanong po, ano ba ang positibong hatid sa atin ng mga bagong daan ng ito? Unahin po natin ang matitipid na oras sa biyahe. Dahil nabawasan natin ang 2.5 kilometro ng distansya ng biyahe sa Sagay at Cadiz at di na kailangan dumaan sa siksikang kalsada sa Bacolod North Road, mababawasan ng hanggang 20 minuto ang pagbagtas sa mga lungsod na ito. Isa pa po, kumpara sa dating tulay, di hamak na mas ligtas na rin ang kalsada nito dahil sinisiguro nating dekalidad at mas matibay ang pundasyon nito. At pag dumating ang panahon, kanina may nakita ko isang bahay na medyo liblib. Sabi ko, pagbalik natin siguro ay rereklamo sa atin itong bahay na liblib na ito. Bakit ito ginawa nyo ito matraffic na dito? Kaya para maganda na ho, kung napansin nyo, yung shoulder ho malaki. Ibig sabihin ho niya kung gagawin natin 4-lane pag kinailangan, nandiyan na po nakaredy na yung paglalagyan ng 4 lanes. Okay. Inaasahan din natin ang higit na pang-arangkada ng inyong lokal na ekonomiya. Dahil sa tuloy na ito, mas magiging mabilis at madali na ang transportasyon ng tubo mula sa ilang bahagi ng probinsya patungo sa mga sugar mill dito sa Sagay City. Sigurado makakabawas po ito sa gastos ng produksyon. Gayun din, mapapaunlad natin ang turismo dahil dito sa Sagay
dahil mas madali na makapunta sa mga destinasyon tulad ng Carbon Reef at Molokabok Island. Sana nga po sa susunod kong pagbisita rito, maisingit natin sa schedule ang pamamasyal sa mga tanawing ito. Baka papakitaan ho tayo ni Governor Freddy ang kanyang abilidad sa tugtuging reggae. Siyempre po, nagpapasalamat tayo sa DPWH sa pangunguna ni Secretary Babe Singson para sa matagumpay na proyekto ito. Alam po nyo, lahat ng ating kabinete, may lalapit sa akin ito problema. So ako naman po efficient, papasa ko doon sa sekretaryo ko, o ito problema, layusin mo. Kasi pagdating ko na inauguration, dinadamay na lang na nila ako. Talagang, baka pwede kong humingi ako ng palakpak ng konti para sa ating mga sekretaryo. Sabi ko, ang pangako ko lang sa inyo, iisa. Baka hindi tayo yayaman dito, pero pagtapos natin dito sa 2016, palagay ko mas marami ang buhok nyo kaysa sa akin. Ngayon din, binabati natin ang butihing Governor Alfredo Marañón, si Mayor Ferdy Marañón at ang mga katuwang pang LGU sa pakikipagkapit-bisig nila sa pambansang pamahalaan, lalo na sa lagi nating maasahang DILG Secretary na si Mar Ojas. Sa pag-aambaga na lahat, sa pag-una ng resulta kaysa politika, nagawa natin makompleto ang proyekto ito. Pinapatunayan natin, anumang lawak ng mithiin ay talagang nakakamit kung tayo ay nagkakaisa at sumasagwan tungo sa isang direksyon. Ngayon po, 3 taon, 10 buwan at 15 araw na tayong sama-sama tumatahak sa tuwid na daan. At sa panahong ipinagkalob sa atin upang makapaglingkod, sinasagad po natin ang bawat paghakbang. Hindi na mabilang ang mga kalsada, tulay o gusaling ating napasinayan. Ang kailangan lang po nating tandanan, bawat isa sa mga ito ay hindi kusang tumayo. Hindi tayo nagising sa umaga, nagunat ng katawan at sa pagbangon ay may nakatambad ng bagong infrastruktura. Hindi tayo aabot sa araw ng paglulunsad na ito kung sa paglalatag pa lang ng plano at pagbubuo nito ay kinapos na tayo ng sigasig at dedikasyon. At idagdag ko po kung mali ang ating direksyon. Ang totoo, nagagawa nating tumindig sa mismong kalsadang ito at sa iba pang mga gusaling tunay ng pinakikinabangan ngayon ng Pilipino dahil tayo rin mismo ang nagdesisyong kumilos upang matupad ng lahat ng ito. Ganitong kaisipan din ang nakasandig sa kinabukasan ng Kalakang Bansa. Narating natin ang puntong ito dahil nagtulungan tayo at kung hihinto tayo sa ating agenda ng reforma ay babalik lamang tayo sa baluktot na sistema. Kaya naman, hinihimok ko po kayo. Panghawakan natin ang pambihirang pagkakataong ito. Mas malayo pa ang ating mararating kung itutuon natin ang ating bawat desisyon at pagpili sa tuwid at tama. Simula pa lang po ang tulay na ito. Darating ang araw kung saan ang konkretong pagbabagong pinasinayaan natin dito ay makaganak na mas malawak at mas malaki pang ambag mula sa ating mga mamamayan. Upang lumika ng isang lipunan kung saan talaga namang pong walang naisasantabi at walang naiiwan. Ipapanubli naton ang ginahandom naton nga Pilipinas sa masunod nga henerasyon sang Pilipino. Maraming salamat po. Mayong ito.